So, good afternoon. What's up po mga kahalaman? De joke lang, ano po ito? Pre-recorded to. And ngayon, yung bok choy natin, naging kangkong. Paano nga ba nangyari yun? Magic. De joke lang, ano? Ito lang kasi yung available na pwedeng i-harvest ngayon. So, ngayon, i-demonstrate ko kung paano nga ba mag-harvest ng gulay na pinalaki sa hydroponics. So, for example, ito sa kangkong, meron dalawang paraan para mag-harvest ng ano, produce. Una is yung putol-putol. Yung putol-putol, yun po yung tinatawag na pruning. And ang ginagawa po sa pruning is puputulin lang po natin yung stem pero mag-iwan pa din tayo para may regrowth. So, example, ito. Ito, pwede natin itong putulin. And kung mapapansin ninyo, sa mga singit ng dahon, may kita kayong parang maliit na bud. Yan yung magiging bago ng sibol. So ito, dapat iiwan talaga natin. And ang gagawin nyo lang is, sa ibabaw ng singit na yun, doon nyo siya puputulin. Yan. So, ito, naka-harvest na kayo, putol-putol. Then, yung naiiwang singit na yan, dyan sisibol yung bagong ano, stem. Tulad nung nakikita nyo dito sa ibabaw, ito, naputulan na ito noon, pero may bagong sibol. So, yun yung tinatawag na pruning. Pwede din naman po yung whole plant ang i-harvest. So sa case na ito, matured na po siya and ready for harvest na talaga to. And kung mapapansin niyo po, ayan sa ilalim. Wow, okay. Puti nga yung, puti yung ugat, which means healthy siya. Ayan. So, tatanggalin na natin yung whole plant. So example ng tatanggalan natin ito, pili. Ayan. Ayan, ito. So, okay. Ngayon, ito, for example, itong buo na natin itong i-harvest. It, pansin ninyo, medyo buhol-buhol yung ugat. And ayaw din naman natin masira yung paso natin. So, muna po natin gagawin is, puputulin yung mga ugat. Oh, mag-haircut lang kayo. Yan, pagupit lang. Okay. So, nabawasan na natin yung ugat. Then, hihilahin po natin siya ng dahan-dahan. Ito, medyo madiin. Pag masira ito, good luck sa akin. Kung mahirap na hugutin, hindi sabihin, kailangan niyo pang bawasan pa yung mga ugat. Bawasan. Ayun pa. Ayan, sige. Bawasan na natin. Hugutin lang, hugutin pa lang natin. Hirap. Pwede din yung ganun din yung, ano, yung halaman. And pwede, ang kangkong pwede siyang i-rough handle kasi matigas yung stem. Pero pag sa lettuce, huwag na huwag yung pagmamalupitan yung halaman. Diba? Boom! So, yay! Buo pa yung paso. And kung narinig po ninyo, parang may bato-bato na sumabog, yun po yung clay pebbles. So, kita nyo na yun, no? Yung buo-buo. Then, yung clay pebbles, pwede po siyang i-reuse. Ang gagawin po natin is, ipigain po natin yung ugat. Then, lalabas na yung mga bato. Kunin niyo as much stones as you can kasi medyo may kamahalan din itong mga bato na ito. Then, kunin niyo lang. Pag may na-feel kayong matigas, bago yun. Ayan, ayun. Ito na siya yung harvest, yung kangkong. Ayan na. Bakit mag-iiwan ng ugat? Eh, para po yan, ma-preserve po natin yung quality ng halaman. The same goes for most crops, lalo na sa mga pechay, lettuce, ganyan. Kapag hindi niyo pa kakainin, halimbawa, pwede niyo siya ilugod sa tubig. For, let's say, 1-2 weeks, ganyan. And, sa liwa pa din siya tignan. Pagpatagal to ng buhay, actually, kesa yung ire-ref ko na lang tapos malalanta. So, yun lang po. Part 2. So, hello po and welcome po sa ating webinar. Pre-recorded po ito. And ang i-demonstrate ko naman ngayon is paano nga po ba magpunla ng gulay para sa hydroponics. So, simula po tayo dito sa substrate na gagamitin natin. Ang tawag po dito ay topo pit. And kaya po siya mamuti-muti kasi moist lang naman. Pero essentially,
Ito siya. Gawa po siya sa niyog. And ito niyo naman po, ina siya. Bakit po pinaprefer ang Cocopeat? Kasi po, ang moisture niya is high po ang moisture retaining capacity niya. And at the same time, renewable source po to. Meaning, hindi po tayo masyadong naubusan. Kumbaga, hindi siya tulad ng gasolina na pag naubos na, ubos na. So, start po tayo. Paano nga ba magpumla? Ito po, buto ng pak choy. So, ayan, kita niyo, 2 weeks after, ganito siya. And madali lang naman mag-sow ng seeds ng mulay. So, kita niyo sa kamay ko, kung may kita niyo, yan yung buto ng pak choy. Gagawin niyo lang is, ibubudbud niyo dito sa Cocopeat niyo. And then, once na ibinudbud niyo siya, i-press niyo lang. Para lang firm siya sa, sa pagtatanggal niyo. Again, hindi required na Cocopeat. Pwede naman po yung ibang media, tulad ng kusot, sawdust, or sand, basta wag po lupa. Then, para ma-activate po natin yung buto, babasahin po natin siya. Basahin lang. And then, kung may clear plastic po kayo, coveran niyo po. Para po hindi niyo na kailangan dilig-diligan palagian. Tapos, ito po, ilalagay niyo po siya sa shaded area. Yung area na naarawan, na hindi naman masyado naarawan, pero naiilawan. Kasi may mga buto po, tulad ng lettuce, na nagre-require po ng ilaw para mag-germinate. Yun po yung tinatawag na photodormant seeds. Ibig sabihin po nun, nag-germinate lang po siya kapag naiilawan. So, in one day, mag-germinate na to. Mapapansin nyo may putik na lumalabas dun sa buto. Or na humahaba, yun po yung ugat niya. And dapat pag-ingatan natin na hindi masira yung ugat nun, lalo na pag magta-transfer. So, 1 week or 2 weeks after, ito na siya, yung pak choy niyo. Mapapansin po ninyo, ito yung two leaf niya, which is naputol na. Pero kung makita niyo, ito yung una niyang dalawang dahon, yung parang bugis puso. Then, yung pangatlo, yung susunod doon, is yun na yung tinatawag na two leaf. Masasabi po natin na ready for transfer na ang ating seedling kapag meron na siyang at least one two leaf. Sa case na to, mga sinabi. Lima ang two leaf na to, medyo overdue na siya. And ang method po natin ng pag-transfer, madali, very easy po lang naman. So, andito sa akin yung net pot kung saan natin itatransfer yung seedling. Take note, para po sa makaramihan ng mga gulay, iisang seedling lang kada net pot. So, una, i-uproot po natin. Patanggalin po natin yung seedling natin sa seedling tray. So, dahan-dahan lang para hindi po mapigtas yung ugat. Sa kabutihang palad, medyo buhag-hag pa ito, kaya mabilis natin mauhubot yung seedling. Tapos, gamit po yung clay pebbles, pero pwede din naman ng Cocopeat. Itutuwid po natin yung seedling. So, kung mapansin ninyo, tuwid na yung seedling natin. Then, ilalagay po natin siya sa ating grow box. Yung grow box po, requirement lang naman ito is mababaw. Tulad na nakikita nyo dito, yan, mababaw siya. And at the same time, malapad. So ito, hindi masyado malapad, pero mababaw naman siya, so pwede na po ito. And observe po tayo ng proper spacing ng halaman. So hindi lang po tayo mga tao ang kinakailangan ng physical distancing, pati din po yung mga halaman. And previously, nakapaghanda na din ako ng seedlings. So yan, hindi na yung marami din ako seedlings dito. Yan, lagay lang natin dito. And ready na yung ating hydroponic setup. Kung hindi masyadong tuwid tulad nito, pwede nyo naman dagdagan ng bato para tumuwid. Eventually, ano naman ito eh. Masasanay naman ito na nakabed. Tapos,
itan yung walang tubig na masyadong tumutulog. Kasi hindi pa nag-ano, hindi pa nagko-contact yung tubig, yung nutrient solution dito sa net pot. So pag sinara po natin to, dapat yung tubig natin ay nasa ganitong level. Kumbaga sumasayad siya dun sa seat, dun sa net pot, para naman may contact yung ugat, which is ito, dun sa nutrient solution. So na-prefill po na po na to ng tubig, dadagdagan lang natin. Then, ihalo na rin natin yung nutrient solution. So, sa ganito, gagamitin po natin ay yung ilalang snack hydroponics. Dalawang components po siya, yung A and B. Macronutrients, micronutrients. Hindi po pwedeng isa lang dyan yung ihalo. Dapat pareho. Kasi, complementing each other yan. So, ito yung mga bagay na hindi pwedeng ihiwalay. So, mix lang with the proper ratio. And ang proper ratio po for snack is 25 ml ng A and 25 ml ng B per 10 liters of water. So, sa case po ng glow box ko, ang volume po niya is 5 liters. So, do the math. And ang lalabas po is, ang ihalo natin ay 12 ml nito at 12 ml nito. Kung sino man ang mauna dito, okay lang. Basta wag lang po sabay-sabay. So, susukat lang ako ng 12 ml. Ganyan. Okay. Sako lang. Tapos, ibababad ko dito. Then, ihalo natin ng maayos. Hindi po ito makakasunod sa kamay. So, okay lang po kung iyugdug natin yung kamay na may nutrient solution. Then, sunod po is yung kapartner niya. Yung snap B. Lahagin din natin. Yan. Madali lang naman ito. And yung ganun ka-konting solution, sapat na po yun para sa isang buong growing cycle. Yun ang kagandahan ng hydroponics. Isang beses lang. Pero hanggang dulo na yan. Tapos ilalagay na natin yung cover natin. So, dapat po, masasabi natin na sapat na yung water level kapag, ano na, ayan, pag inangat natin, may tumutulo. Ayan, pansin nyo, medyo may tumutulo. Ayan. So, medyo nandito siya na. Tapos ito, ilalagay po natin sa maaraw na lugar. And siguraduhin po natin na yung box natin ay may protection mula sa ulan. Hindi naman po sa, ano, mamamatay na lang ng pag naulanan siya, pero, ayaw din naman natin na mapasukan yung nutrient solution ng tubig ulan. Otherwise, lalabnaw po yung solution and ayun, pwede din malunod yung halaman lalo na kapag masyado mataas yung water. So I hope naintindihan niyo kung paano nga ba nagsasetup ng hydroponics kahit yung basic. And kitakit sa susunod na episode or video. Hindi nyo ako makikita ng minipe. So, hello po, and nandito naman po tayo sa indoor setup na ano, sa labas ng mga assistant director's office ng PPI. So, paano nga ba nag-work ang indoor? Well, ganun lang din, pareho lang din sa pinakita ko nung kanina. Yun nga lang, instead na sunlight ang magiging source of light, gumagamit po tayo ng malakas na ilaw, o yung tinatawag na glow lights. So, ano po ba yung pwedeng magiging ilaw? Usually po, ang pinaka-efficient na ilaw na ginagamit is yung tinatawag na LED. So ito po, LED light po to. And kung titignan mo sa ilalim, talagang nakasilaw to. And kung tignan nyo ng matagal, pwede kayo magulag. Kung apansin nyo po, sobrang liwanag po, di po ba? And yung naging puti po na to, yung nakikita nyo, aerator po yan, which is optional. Lalo na kapag sa mga areas na medyo hirap sa oxygen, baka kailangan yung maglagay ng aerator. Again, optional lang po ito. Tapos yung, again, tulad ng kanina, nakasuspend lang yung seedling natin sa ano, ibabaw ng nutrient solution. So ito yung bok choy ulit. And pansin nyo, medyo basa po dito. Ganyan siya nakasubmerge. Kung bubuksan po natin yung box, nandang
By the way, Styro box to, ha? Ayan. Pwede, kahit anong box naman pwede. For as long as mababaw siya tulad nito at malakad. So, pag binuksan natin, ayan, nita din nandiyan yung nita yung, oh, may pakit. Ito yung, nandito yung nutrient solution natin. Tapos, nakapump siya ng tubig. Hindi, ayan, may pabula. Kukover lang natin ito ng maayos para hindi po siya pugala ng humidity. Tapos, syempre kapag nag-indoor po, hindi po 24 hours open yung ilaw. Ulit, hindi po 24 hours open yung light. Kasi po, pag 24 hours, una, sayang po sa kuryente. And at the same time, hindi po kailangan ng halaman ng sobrang ganun kahaba na ilaw. So, may body clock din po ang mga halaman. And kailangan po natin siguraduhin na meron din po siyang mga oras na nasa dilim. So, may dalawang options dyan. Una, pwedeng ikaw nang bahala na mag-turn on or turn off every, let's say 12 hours to naka-on. So, 6 a.m. bubuksan natin, tapos 6 p.m. papatay na natin. Or kung gusto nyo ng automated, meron din namang mechanical timer na pwede mong iset kung anong oras bubuksan o papatay ito. So, tingnan natin. Maka-connect siya actually dito. Ito yung mechanical timer niya actually. So makikita ninyo, nakasynchronize yung oras niya tulad nito number 14, 2 o'clock ng hapon ngayon. Nakasynchronize po siya sa oras natin. And dito na-adjust kung anong oras bukas or patay yung ano, yung setup natin. And ito, dapat siguraduhin natin na laging may power source to para umandar yung clock niya. Otherwise, pag wala pong kuryente, hihinto din po ito. And masisira po yung oras na. So, yun lamang po tungkol sa indoor gardening. Sana po may konti na kayong idea kung paano nga mag-implement ng sarili ninyong indoor garden sa bahay. And take note, ang indoor gardening po ay option lamang kung wala na po kayong area talaga ng mga pagtatangan. Kung meron naman po, as much as possible, iwasan po natin. Kasi medyo may gastos din po pag tayo'y nag-indoor.